Go live. Live na po tayo. Live, live, live. Andiyan na ba kayo? Anyway, simula po tayo kasi may trabaho pa tayo. Basahin po natin ikalawang Korinto, chapter 5. Simulan natin sa verse 7. First, Second Corinthians chapter 5, verse 17. Gusto ko maalaman natin sino tayo, ambassadors for Christ. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang, bagong tao. Nilalang yung tinawag, sinabi sa English at sa Tagalog. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Lahat ng bagay lumipas na, luma, wala nang luma. Hindi na pwede yung sakit, hindi na pwede yung kahirapan. Datapwat, ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos na pinakikipagkasundo tayo sa Kanya, o sa kanya rin na sa pamamagitan ni Kristo at binigay sa amin o sa atin ang ministeryo sa pagkakasundo. Ministeryo. Okay. Sa makatuwid, bagay, ang Diyos kay Kristo ay pinagkipagkasundo ang sanglibutan sa kanya rin. Na hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Take note, hindi binibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. At pinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. Verse 20. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Nawaring namamanhik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Verse 21, yung hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Father Almighty, explain to us, paliwanag niyo po sa amin ito, dalangin ko sa pangalan ng aking katuwiran si Jesus, ng maunawaan maging ng mga bata, ng paglaki nila, hindi ito mahiwalay sa kanila. Ama, bilang mga katuwiran mo sa mundo ito, nakikita man o hindi, Ama, gusto naming maliwanawan at maging katauhan ito. Salamat po, Banal Espiritu ng Diyos, aming Daddy, aming abogado, ang aming guro, ang aming gabay, ikaw, Banal Espiritu ng Diyos. Salamat sa paggabay mo sa amin sa magang ito. Kordero ng Diyos, Jesus, ng nasa na aming Panginoon, salamat sa paglilinis mo sa loob at labas namin na wala kaming bahid at dungis sa harapan sa pag-ibig ng aming Diyos, ng aming Ama, aming magulang, aming DNA. Salamat. Oh, we bless you. We thank you, Almighty Great I Am. Sa pangalan naming katuwiran, si Jesu Cristo ng Nazareth. Amen. Angels of God, go forth. We dispatch you in the mighty name of Yeshua HaMashiach. In Jesus' mighty name, we dispatch you. Now, lalangin, gagawin ang lahat para sa amin, sa aming mga pamilya at sa aming ministry. Amen. Hallelujah. Thank you. Angels of God, we bless you too. Amen. In Jesus' mighty name. Now, basahin po natin sa English, sa King James Version. Gusto ko po mabasa natin at paliwanag natin ng Tagalog. Gusto ko po maunawa natin ano ang ating obligasyon, ano ang ating responsibilidad, at ano ang ating kapangyarihan. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things have become new. Kung sino man daw nasa katauhan ni Kristo, sa pagkatao ni Jesus, siya daw po ay bagong uri ng tao. Ang lahat ng luma nung hindi pa siya katauhan ni Kristo Jesus ay lumipas na, namamatay na, hindi na kasali sa checklist. Binura na, inalis na po, dinilit na. Hindi lamang delete na pwedeng i-recover, ito ay dinilit na permanently. Ang mga bagay daw ngayon dito sa katauhang Kristo
sa bagong katauhan na ito ay pawang bago at ang lahat ng bago na ito ay Diyos. Ulitin ko po, lahat ng bago ay Diyos. Lahat ng bago ay mula sa Diyos. Lahat ng bago ay pinanganak ng Diyos. Lahat ng bago na ito na bagay ay napagtagumpayan na ang sanglibutan. Lahat ng bago na ito. Pananampalataya mo ngayon, bago. Hindi yung pananampalataya na luma noon, ngayon bago na, dahil ang pananampalataya na nilalakad natin ay pananampalataya mismo ni Kristo Jesus. In Him I live and walk and have my being. Hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo na. At ang pananampalataya na aking sinasabuhay ay pananampalataya ng anak ng Diyos na si Jesus Kristo. Yan po ang bago. And all things are of God, who has reconciled us to Himself by Jesus Christ, and has given to us the ministry of reconciliation. Verse 18. At ang lahat nga daw na ito, katauhan, mga bagong bagay, ay sa Diyos na, na patunay na tayo at ang Ama, ang Diyos, ay pinag-isa na. Iisa na. He who is joined unto the Lord is one spirit. Ha? So, ito po ang katauhan na dapat maging kamalayan ng lahat ng Kristiyano. Ang lahat ng bagay na ito ay Diyos na. Kaya po, masakit sa mga reliyoso, ngunit ito po ang totoo. Dahil bago ka, katawan, kay Kristo ka na. Iisa ka na kay Kristo, you're in Christ. So lahat ng Kristo ikaw, lahat ng Diyos ikaw, lahat ng nasa Diyos, kapuspusan ng Diyos, nasa iyo at nasa akin. Amen? Kaya ang lahat dito ay sa Diyos na. At bakit sabihin na sa Diyos? Dahil tayo naging iisa na. Reconcile. Re means balik. Concile means one. So reconcile. Re, binalik. Concile, one. Binalik sa iisa. At meron tayong ministry o trabaho o misyon sa mundong ito na lahat din ng kaluluwa ay dalhin natin sa ating Ama upang sila din may balik sa kanilang original na pagkatao, na bagong nila lang tawag dito, bagong katauhan, dahil wala pang ganyang tao dito sa mundo, mulat-mula. Ngayon lang naganap ito nung bumangon si Kristo kasama natin sa patay. Bumangon. Itong mga dating patay, bumangon na, dahil balik sa original na katauhan, iisa sa kay Kristo, iisa sa Diyos, iisa ng katauhan, iisa. Hindi pinagsama, kundi iisa. At ngayon, tawag nila bagong nila lang. Dahil walang ganito noon. So, pag bago, may luma. Ang luma, nawala na. Amen? So, maunawaan ninyo dahil i-replay nyo po pag hindi nyo naunawaan. May ministry tayo. Ang ministry or ang trabaho, ang misyon ng mga bagong katauhan na ito, magdala ng lahat ng kaluluwa sa Diyos para mabalik din sila sa iisang katauhan ng Diyos. Amen? So, verse 19. To wit, that God was in Christ. God was in Christ. Reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and had committed unto us the word of reconciliation. Word of reconciliation. Si Kristo daw, ang Diyos daw, nasa kay Kristo noon. Noon. That God was in Christ. God was in Christ. Noong panahon si Kristo, namatay at nabuhay, yun ang ibig niya sabihin, na doon do po nagkaroon ng atonement o palitan, doon po nangyari ang sinasabing naging na-reconcile, na ibalik ang tao, ang buong mundo sa Diyos. Buong mundo po, buong lahat ng mga kaluluwang tunay. Kaya kapag humayo po tayo, huwag natin isipin na ito, kailan kaya maborn again ito, kailan kaya ito magkaroon ng buhay Kristo. No. Lahat po yan na reconcile na, na ibalik na. Nakuha na lahat ni Kristo yan, natubos na lahat eh. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ngunit, whosoever daw, sino daw sumampalataya sa Kanya, magkaroon ng buhay na walang hanggan, buhay Diyos, o magkaroon ng katauhan Diyos. So, para nila matanggap yan, manampalataya sa ginawa ng ating Panginoon at ating buhay na si Kristo, ay kailangan po mayroong humahayo. Mayroong pong namamahagi. Dahil pag hindi po ginawa naman yan,
hindi ka na ambassador. Pag hindi ka ambassador, eh wala itong mga susunod na mga benepisyo sa buhay natin. Ha? Hindi po kasi irresponsable, konsentidor ang ama. Hindi po siya konsentidor. Kahit ano tayo ka mahal ng Diyos, kung hindi naman natin ginagampanan ang ating departamento dito sa mundo, ay hindi po maibigay ng Diyos yun. Kumbaga, andyan na yan, ready na yan. Kaya alam po, hindi po maibuhos yan sa atin dahil apak-apakan lang natin yan. Atin lang ito abusuhin. Bakit? Irresponsable tayo eh. Ang ibig sabihin irresponsable, hindi po responsable. Ito pong lahat ng itong paging ambassador po ay responsibilidad po ito. Obligasyon. Na kakibat dito hindi mo rin higit pa sa maisip at mahiling natin ay bubuhos din ng Diyos sa atin. Kaya lang tayo walang-wala. Kadalasan, may sakit. Bakit? Hindi naman tayo kasi gumaganap sa ating responsibilidad dito sa mundo. Na? Na mag-reconcile, magdala ng mga nahiwalay dati na isa rin sa Diyos dati. So ito ngayon, tayo ngayon binigyan na ngayon ng kapangyarihan authority ha, sa mundong ito para sila ay dalhin din. Gaano ka makapangyarihan ka para agawin mo sa kamay ng Diablo ang mga kaluluwa na yan, ha? Now, okay. Verse 20 na tayo. Now, ngayon, sabi, then we are ambassadors for Christ. Ha? Ngayon na, sabi niya, now. Ngayon, tayo daw mga imbahada, ambassador. Hindi lamang tayo sugo. Ang ambassador po ganito, siya po ang pinalabas ng kanyang bansa para suguin sa ibang bansa. At ang ambassador na ito ay siya ang representante ng kanyang prime minister o ng kanyang presidente o ng kanyang hari doon sa pinadalan sa kanyang bansa. Itong mga ambassador na ito, may immunity po ito. Ang sinasabing immunity ay kapag halimbawa nakasagasa sila, hindi naman sinasadya, ano? Ay hindi po sila makukulong. Pauwiin lang sila doon kung magrabe talang kasalanan, ay hindi po sila kukulong, kundi i-deport. Ipabalikin sila sa kanilang bansa. Lahat ng ambassador ganon. Kung halimbawa, doon halimbawa sa Amerika, ambassador ang isang Pilipino doon, kapag po siya ay nakasagasa doon o nakabaril, depensa, ano pa, patay ang tao, hindi po siya ikukulong. Ibabalik po siya dito sa Pilipinas. Ganon din ang Amerikano na ambassador, kung nakabaril siya sa Pilipino, ng Pilipino, hindi rin po siya ikukulong dahil para mo kinulong ang Amerika rin. So pabalikin din siya sa kanyang bansa. Kung ano mang kasalanan na gawa niya, hindi po siya may immunity, tawag na sa English. Hindi po siya pwede husgahan ng anumang bansa dahil yan po ang buong mundo na agreement, kasunduan. So ganito po ang sinasabi ng ambassador. So kaya po may mga paghahatol sa mga anak ng Diyos, itong may buhay Kristo, ay dahil hindi po nila ginagampanan ang kanilang paging ambasador. So, tinatablan po sila ng mga hatol, katulad ng hatol, kahirapan. Hatol din yung depression, oppression. Sakit hatol po yan. Hinatulan sila. Bakit? Tinablan sila ng hatol. Bakit? Hindi naman sila ambasador eh. Hindi po sila gumaganap sa kanilang tunay na pagkatao, na kanilang misyon. So, ang ambasador po ay ambassador for Christ. As though God did beseech you by us, we pray you in Christ's stead. In Christ's stead. Pag sinabing in Christ, ito ay nasa katauhan ng ni Christ. Pag sinabing ambassador for Christ, in Christ's stead. Pag sinabing in Christ's stead, siya ang katauhan ni Kristo na nakikita sa mundong ito. Siya na ngayon nagre-representa kay Kristo. Dahil ang buhay niya, Kristo. So, namamanik siya sa mga kaluluwa. Itong ambassador na ito, hindi po siya lamang tao. Siya pa ay sentro o imbahada ng kanyang bansa. Doon sa pinadalhan sa kanyang bansa o lugar. Itong ambassador for Christ, imbahada ni Kristo, ito po yung daan, katotohanan at buhay. Walang makakarating sa bansa
ni Kristo, kumbaga sa bata, banal na bansa, nang hindi dadaan sa imbahada. Ang imbahada na ito, nag-i-issue po ng visa. Hindi ka pwede pumunta doon nang hindi ka dadaan sa imbahada o embassy. Ito rin yung embassy na ito, nag-i-issue ng citizenship. Pagka naayos ng mga papeles mo, issue ang kanya ng citizenship, kaya ikaw ay citizen ng heaven. Siya ang daan, siya rin ang katotohanan o realidad, siya din ang buhay. Itong ambassador, siya rin po ang buhay. Ibig sabihin, siya rin po ang ama. Siya rin po ang pag-ibig. Siya rin po ang buhay Diyos. Pero dadaan siya sa imbahada, ikaw at ako, ambassador, na nasa iyo rin ang ama. Nasa rin, sa iyo rin ang daan, katotohanan at buhay. Now, pag humayo tayo, tayo po ang sentro ng lahat-lahat. Healing, deliverance, visa, citizenship. Kaya pag naganap natin ito, sila ay makakarating sa Ama. Pag nakarating na po sa Ama, itong kaluluwa na nahiwalay dati, itong nakarating sa Ama, never na po siya makaalis doon at never na makaalis sa kanyang Diyos. Hindi siya iwan, hindi siya pababayaan. Ang kagandahan ng pag nakarating sa Ama, doon po ang fulfillment. Doon po ang katuparan, kasakdalan. Doon po kakumplituhan ng Diyos nasa kanya. Kaya siya ang buto at laman ng Diyos. Ibig sabihin, kapag nakakarating sa Ama po, wala na pong kahirapan, wala na rin pong sakit, walang kamatayan. Pag nakarating na sa Ama, siya at ang Ama iisa. Iisa rin siya sa Anak at Banal na Espiritu Santo. Siya po ang daluyan ng buhay. Siya ang nagbibigay buhay, kagalingan. Siya rin ang daluyan ng kaluwalhatian, kapayapaan, pag-ibig, kapangyarihan. Siya rin po ang imbahado, embassy. Ambassador, siya pong representante ng kanyang bansa dito sa mundong nakikita. Siya rin po ang nakikitang bansa o Kristo o Diyos sa mundong nakikita at sa mundong hindi nakikita. Sa mga mundo, sa mundo ng mga demonyo na hindi nakikita, kitang-kita po siya. Kaya itong imbahada na ito, may batas na sinusunod din ng Diablo. Sabi niya, pag umilaw yan, wala tayong magawa dyan. Babagsak at babagsak sa kanya. Bubuhos sa kanya ang sakdal na biyaya na mula sa Ama ng Ilaw. Kilala natin yung Ama ng Ilaw niyon. Dati natin boss yun. Doon tayo galing. Hindi natin pwede kontrahin yan. Kontrahin mo yun, sunog ka. Pag humara-hara ka dyan sa mga baba na biyaya na yan na galing sa Ama ng Ilaw, susunugin ka dyan, demonyo ka eh. Baka hindi natin alam na pag sinabing ang sakdal na biyaya ay galing sa Ama ng mga ilaw. Pag galing sa Ama ng mga ilaw, ang sakdal na biyaya, umiilaw po yan. May kaluwalhatian ng Diyos dyan. Lahat ng madaanan na nakadiliman niya, wasak. Lahat ng madaanan na sakit dyan, sunog. Lahat ng madaanan na opresyon, espiritu, na depresyon, suicide, sunog yan. Walang makakaharang dyan, kapatid. Diretso yan sa imbahada. Diretso yan sa embassy. Diretso yan sa ambasador. Ikaw at ako. Naunuan niyo po? Dahil itong embassy na ito, ito ang sentro ng kaluwalhatian dito sa mundong nakikita at sa mundong hindi nakikita o sa langit. Ha? Langit at lupa. May langit po. May third heaven, second heaven, first heaven. Sa second heaven, nandun yung mga demonyo. Pagdaan ng biyaya ng milyon, biyaya ng peace, biyaya ng kagalingan, biyaya ng kapangyarihan na buwababa sa Ama ng mga ilaw, kapangyarihan, kataas-taas ang Diyos, lahat ng dadaanan niya, malinis yan. Binanal yan, kapatid. Binanal yan. Yan din ang daanan mo pag nag-rapture, diyan ka rin dadaan. Nilinis yan. Nasakdal na biyaya, na umiilaw. Kaya yan, bababa lang yan sa umiilaw din ang mga ambasador. Light attracts light. So baka akala natin, nananalangin po tayo na, Lord, pagpalain mo ako. Pinagpala na tayo. Walang kaduda-duda. Kaya lang, hindi po konsintidor ang Ama. Naibubuhos niya sa iyo, dadalhin mo lang. Ang kaisipan natin ay hindi naman ambasador. Hindi po pwede yan. Kaya marami po na sa minsan naghihirap dahil akala nila ang paghihirap po ay kapakasali sa sinasabing ministry. Oo, may paghihirap,
Pero ang paghihirap na ito, kapatid, nagsisimula ito sa loob ng kaisipan ng puso. Ito ang sinasabing, kung sumama ka sa kanya sa paghihirap, paghihirap po, hindi po basta-basta itong baguhin ng kaisipan ng puso. Tingnan mo, nagtatakbuhan sila pag greater truth na ang nagsasalita. Bakit? Hindi nila kayang baguhin. Hindi nila kayang paghirapan na baguhin. Renew your mind, sabi niya. Hindi nire-renew ng Diyos ang mind ng mga anak niya. Sila mismo mag-renew. Sila ang magbago ng kaisipan nila. At ang kaisipan, kamalayan po. Kamalayan. Ito ang pagkatapos ng ating preaching. Halatain yung iba, karamihan nakikinig. Balik doon sa dati. Lord, pagpalain niyo po kami. Lord, Lord, pagalingin niyo na po. Oh, umaasa po ako, sir. Wala pong ganyan ambassador. Ang ambassador po, siya nagpapatupad kay Lord. Siya nagpapatupad sa Diyos. Yan po ang ambassador. Siya nagpapatupad ng authority ng Diyos dito sa mundo. Siya nagpapatupad ng lahat ng gusto ng Diyos. Kung wala itong ambassador na ito dito sa mundo, wala pong kapangyarin ang Diyos dito. Wala po siyang representante. So hindi po ito yung akalang pagpalain ka lang, basta. Tapos wala kang pakialam dyan sa kapatid mo eh. Kung siya ay lumiliwanag ba o hindi eh. Pag nakita mo, alam mo na, sinabi na natin na yung ganyang kapatid na ganyan, ganito, ganoon. Ay wala ka lang, okay, pray ka na, ayaw mo na. Mamahagi ako sa labas, hindi man nila ako pinakikinggan eh. Doon na lang ako sa labas. Hindi po ganun ang ambassador. Ang ambassador po, may training. Ang una niyong tinitrain, nag-study, nag-aaral po siya para matuto. Hindi po siya mag-aaral para mamahagi. So para matuto siya, makikita sa kanya liwanag. Lahat na nakadikit sa kanya, makikita yung liwanag. Kaya kapatid, mag-anak sa loob ng bahay, nakikita pong liwanag niya. Hindi po niya pipilitin yun. Normal yung matik yun. Dahil lahat yan, binanal ng Diyos eh. Anak mo, magulang, binanal ng Diyos yan, kapatid. Dahil sa'yo, ikaw nga ang sentro ng kabanalan eh. Ikaw nga ang sentro ng biyaya eh. Lahat, ikaw ang sentro, kaluwalhatian. Kaso lang, kapag hindi tayo umiilaw, kapatid, yan masasabi mo, oh, pastor, pag-pray mo ang asawa ko. Pastor, pag-pray mo ang anak ko. Pastor, pag-pray ko mong papa ko. Bakit? Hindi pa rin pumupunta sa Panginoon eh. Hindi pa rin siya nag-ano sa Panginoon eh. Hindi pa rin niya kilala ang Panginoon. Yung ganun pananalita, hindi mo rin kilala ang sarili mo. Pag sinabi mo, hindi pa niya kilala ang Panginoon, hindi mo rin kilala ang sarili mo na ikaw ang ambasador. Ikaw ang sugo. Ikaw ang umiilaw na representante ng ating bansa. So ikaw ang way, truth, and light. Dahil si Kristo ang way, truth, and light. Ngunit ikaw rin ang reservoir, ang dam, sentro ng tubig, springs of living water na lilinis sa kanila, na iinumin nila, na hindi na sila mauuhaw. Ito mga ambassador, ha? Now, ikaw rin ang katuwiran ng Diyos. Dahil ang kasalanan daw natin, hindi na rin bibilang sa atin. Ano pag bibilang sa'yo? Sabi dito, verse 19, Tagalog, no? Sabi nila, na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Paano pa ibilang sa iyo ang kasalanan mo? Eh, na kay Kristo ka na. Bago ka ng katauhan. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo na Apostol Juan sa unang Juan 3:9 na hindi na siya maaring magkasala. Paano pa siya magkasala? Eh, iba na katauhan niya. Ito yung katauhan na hindi mo na kailangan pa siya tuksuin para magkasala. Pakishare nyo raw sa group ang video, hindi raw mapanood ni Pastora. Iwan kung bakit hindi niya mapanood. Pakishare nyo raw po dito, Ate Ann, pakishare nyo naman dito sa group. Ha? Hindi raw makita, hindi ko alam kung bakit. Baka sa ano. Anyway, tuloy po tayo. Hindi ko mai-share. Kung may nakikinig, pakiusap, pakishare nyo sa group. Ha? Alright, so malapit na tayo matapos kasi punta pa ako sa church, sa opisina. Ang obligasyon po ng ambassador ay mabigat din. Ang ambassador po, hindi po basta-basta naging ambassador dahil tapos ka ng Bible school. Maganda po ang Bible school kung tama ang Bible school.
Ulitin ko po. Kung maganda po mag-aral sa Bible school kung tama. Ngunit dahil sa katalinuhan ng kalaban na ito, karamihang Bible school po, hindi ko nila lahat, ay gapos ang tinuturo sa atin. Gapos. Bakit? Doktrina po ng samahan nila tinuturo. Never na maging ambassador ni Kristo ang hindi po Kristo. Ambassador for Christ. Never maging ambassador ang isang tao lamang, lalo't higit likas na makasalanan. Wala pong ganyan. Never maging ambassador ang taong likas na makasalanan dahil ang ambassador ni Kristo ay mga banal. Dahil ang kanyang inirepresenta po doon sa kanyang sinasasakupan ay bansang banal. Ang bansang banal ay nakikita sa kanya. Siya po ang nakikitang bansang banal. Hindi pa pwede po maging ambassador ang hindi po banal. Ang mga banal na ito, Kristo po. Ang Kristo na ito, Diyos. Dahil sila po ang liwanag sa sanglibutan. Ang liwanag na ito, katauhan po ni Kristo o katauhan ng Diyos. Dito sa mundong madilim, kailangan po nila ng liwanag. Hindi mo kailangan na liwanag doon sa New Heaven, New Earth. Dahil wala nang araw doon eh. Ang araw doon si Kristo mismo. So kung ikaw may buhay Kristo, matik na umiilaw ka. Ikaw din at ako ang asin nagpipreserve ng sanglibutan na ito. Lahat. Lahat na nabubulok, matitigil ang kabulukan. Ang mga katawan nabubulok, matitigil pag nandiyan ka. Ang mga cancer, sakit, natitigil. Napipreserve ang kanyang katawan dahil sa mga asin ng sanglibutan. Ngunit, bago po maging ambassador ang sino mang anak ng Diyos, dadaan po siya sa training, pag-aaral. Kaya ang ministry ng mga ambassador, ang isa sa ministry ng ambassador ay to perfect the saints. Ibig sabihin, ang saints hindi perfect. Kailangan i-perfect siya. Ibig sabihin pa ng perfecting the saints, kompleto na po siya ng lahat ng ingredients, ng lahat ng equipment, hindi lang niya alam gamitin dahil baby siya. Halimbawa, paano mo ngayon linisin ang daan mo papunta rito sa bayan, papunta doon sa paruroonan mo? Paano mo linisin yan? Puno ng demonyo yan. Ang daanan mo, puno rin yan ng kadiliman. Nakaabang sila dyan, hindi umabilang. Paano mo linisin yan? Titrainingin kayo ng mga ambassador din. Hanggang sa mapunta raw tayo sa tamang sukat ng kapuspusan ng ambassador o si Kristo. Yan po ang misyon ng lagi Last Adam's Generation Institute. Institute tayo. Ang sinasabi institute, paaralan po. Paaralan ng huling Adan. Para ang lahat ng lahi ng huling Adan ay mapunta sa hustong sukat ng kapuspusan ni Kristo Jesus. Epeso 4, 11, 12, 13, 14, 15. Yan po ang isa sa trabaho ng ambassador. So lahat tayo na hindi pa ambassador, nag-aaral tayo ngayon. Bakit? Dahil itong katayuan ng isang ambassador, kapatid, ay hindi lamang nagpapalas ng Diablo. Hindi lamang nagpapagaling na may sakit. Hindi lamang bumubuhay ng patay. Itong ambassador ay si Kristo mismo. Buhay niya Kristo, lahi siya ng Diyos na Ama, at siya ang sentro ng liwanag, kapayapaan, kapangyarihan, kataas-taasang Diyos. Siya ang sentro ng biyaya sa mga bansa. Kaya pag pumunta sa'yo sa center, bawat tinatawag nating hindi bayad center, ah, yung clinic sa barangay, may ang tawag natin doon, center. Pagpunta mo doon, ngipo akong gamot, libre yon.
Opo, hari kali tu testing ko ang yung blood pressure. Anong bakit ka umuubo? Ganun. Lahat yun, mayroon po doon tagapagpagaling. Mayroon po doon tagapagturo. Mayroon po doon tagapaggabay. Mayroon po doon pastol, aalagaan ka. O sige, balik ka rito ha. Pasya lang kita sa bahay mo ha. Mga Huwebes, nandiyan na ako ha. Titingnan ko lang kung anong kapaligiran mo dyan, anong pang magagawa natin para tuluyan ng paglago mo hanggang sa ikaw ay umangat na sa paging ate, hanggang sa maging magulang ka na para suguin ka rin. So hanggat po wala tayong ambassador sa mundong ito, marami po sa atin ang hindi po ma-perfect. Unang-una sa perfection is kasaikasasakdal ng mga banal. Hindi po pwedeng maisasakdal kung hindi siya banal. Anong ibig sabihin ng banal? Siya po ay tumanggap kay Kristo Jesus, siya po ay may buhay Kristo. Yan po ay banal. Ngunit bago mangyari yan, ha, may susuguin ang ambasador kung hindi niya magawa na sige, kunin niyo yung barangay na ganun ha at dalhin natin sa ating imbahada para ito ang imbahada na ito ang daan, katotohanan at buhay para makarating siya sa kanyang tunay na katauhan na walang hanggan buhay o Diyos. May buhay Zoe. So pag nangyari na yan, may mga stop sa imbahada, magtuturo sa kanya paano sila mula sa pagiging baby ay maging malago hanggang sa sila naman ay magkaroon din ng authority para suguin bilang ambassador. So sa lahat ng ito, kapatid, eto hindi pa tayo tapos ha. Simula pala ito ng teaching, maming gabi ay ayusin natin kung wala akong trabaho. No? Ikaw at ako, nag-aaral para po tayo lumago. Hindi po tayo nag-aaral para mamahala. Nag-aaral muna para lumago. Para tayo ay ma-perfect. Ang pinag-aaralan natin, paano gamitin ang ating mga equipment na nasa atin na. Katulad ng bata, bagong panganak na sanggol, siya po ay tunay ng tao. Wala nang idadagdag sa kanya. Nasabi, dagdagan ko nga ito ng sense of smell. No, hindi. May sense of smell na siya. Hindi lang niya alam gamitin. Dagdagan ko ano to ng sense of taste, ng panlasa, hindi po nandiyan na sa baby yan. Ituturo mo na sa kanya kung ano ang tama. Kaya wag mo siyang subuan ng gatas na bulok. Iinumin din niya yan. Dididihin din niya hanggang sa sumakit ang tiyan niya. So, pag sinanay mo siya ng hindi bulok na pagkain o hindi bulok na gatas, no, alam niya ngayon kung anong tama. Alam niya. Kaya pagka dumating na siya ng mga 6 months at binigyan mo ngayon ng bulok na gatas, itatapon niya yan. Ayaw niya. Bakit? Alam niya kasi ang tama. So ang mali sa maraming ministry, ang tinuturo po, yung mali. Yung bulok. Ano ang bulok? Kaya ito ha. Ikaw ay likas na makasalanan. Bulok po yan. Yan po ang nagdudulot ng kabulukan sa katawan. Ulitin ko. Pag pinatimpla, pag pinainom, pinadede ang baby ng tamang gatas, yun ang panlasa na maiwan sa kanya. Hindi niya makakalimutan yan. Pagdating ng 6 months, 8 months old, timplahan mo ng ibang lasa. Tatapon niya yan. Pero, kung bata pa, sanggol pa, tinimpla mo na ng mabulok-bulok na gatas, akala niyan ang normal. Tama. Pag pinatimpla mo na, pinadede mo na siya ng hindi bulok, tatapon niya rin. Ganyan karamihan mga pastors at ministers. Pag sinabi mo, ikaw ay lahi ng Diyos, ikaw ay Diyos, tatapon niyan. Hindi siya sanay dyan eh. Kasi baby pa siya, sinabi sa kanya, na siya ay likas na makasalanan. Tao lamang. Yan ang bulok. Bulok, hindi yan banal. Ang banal po hindi nabubulok.
Kaya may kabulugan ng katawan natin dahil sinanay tayo ng pagkain na bulok. Biro mo, bumangon ka na kasama ni Kristo, tapos sabihin mo, makasalanan ka. Eh si Kristo na kaisa mong bumangon eh, Diyos, banal. Tapos sabihin siya, kaya ako nagkasakit kapatid dahil namumuhay ka pa sa kasalanan. Kapatid, bulok yan. Hindi ka pwede isakdal. Ngayon na nagtuturo mismo na dapat kasasakdal ng mga banal ay bulok din ang alam. Ang ituturo niya sa mga baby, puro kabulukan. Kaya tingnan mo, marami. Hindi po makapagpalayas ng sipon. Pagka mayroon ng poses, takbuhan na sila. Hindi rin sila makabuhay lalo ng patay. Hindi sila makapagaling na may sakit. Kaya, ang sakdal na biyaya na galing sa ama ng kaluwalhatian, hindi po mababa sa kanila. Hindi po ito pera-pera. Maraming mayayaman na ministry, tingnan mo, ngunit namatay sa sakit. Dahil ang paging lahi ng Diyos, gawa 17:29, eh, hindi po ginto at pila. Ito ang naglalalang ng ginto at pila na protektado, wala pong soro. Ang tunay na biyaya ng Diyos, wala pong pigati, walang soro. Ambassador ka kasi. So, depende sa kinakain ng baby, ang kanyang maalala, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. So, baby pa lang kayo sa church, baby pa lang kayo kay Kristo, tuturuan namin kayo, padididihin namin kayo ng banal na pagkain. Para pag nakasanayan natin ito, hindi natin iiwanan ito. Kaya pag may sinubo sa iyong hindi banal na pagkain, ay hindi amin niya. Nalalasahan mo agad, tinatapon mo. Pag sinabing, ay kapatid, anong church ang yan dalawan? Diyan sa lagi. Anong lagi? Lahi kami ng huling adan. Anong lahi ng huling adan? Mga Diyos po, nakutakbuhan na yan. Hindi nila kasi lasa yan. Nag-guess niyo pa? Ito ang ambassador. Sila po ang representante ng banal na bansa, kaya sila rin ay banal. Wala po nagrepresenta ng banal na hindi po banal. At tinuturo nila kabanalan din. Ang kanilang mindset, kamalayan, ay righteousness. Right consciousness. Hindi po sin consciousness. O dumadami sila, bakit? Kasi ang diablo po, marunong siya. Pag dumadami sila, maniniwala ang tao na tama sila. Tingnan mo yung mga kulto. Hindi naniniwala si Kristo Diyos. Hindi naniniwala na Diyos ang banal na Espiritu. Dumadami sila. Tanungin mo sila. Sabi niya, paano hindi kami tama? Eh marami kami. Buong bansa, buong mundo kami. Kung hindi kami tama, ba't kami dadami? Hindi lang naunawaan. Pinadadami sila para sila ang tagapaglin lang sa mundong ito na tama sila. So, sabihin mo sa kanila, may nabuhay na ba patay ang ministro ninyo? Naniniwala pa kayo na si Kristo Jesus ay Diyos? Hindi, tao lang yan. Okay po. Kung tao lang siya, ikaw ba naniniwala na Diyos ka? Eh, lalo na. Tatakbo yun. Bakit? Bulok ang nakasanayan na ng pagkain. Kaya lahat sila nabubulok din. Nakita niyo pa, mamaya, pag-usapan natin ha. Ito ay panimula lang para pumanawa natin. Dito pa rin tayo mamaya, ha? Unang-una, i-wrap up natin. Ikaw ay banal. Bakit? Mula ka sa ama mong banal. Lumabas ka sa ama mong banal na ipanganak ka ng ama mong banal. Ang DNA mo banal. Kaya lang, dahil baby ka, tuturuan ka ng mga kuya, ate. Ha? Hanggang sa ikay lumago din, hanggang sa maging imbahada ka rin ng iyong ama, na ating ama. At kapag nagawa mo na yan, wala kang mindset ng kakapusan. Wala kang kamalayan ng kakapusan, kamalayan ng pangangailangan. Wala ka rin kamalayan ng kasalanan. Bakit? Banal ka eh. So, kapos ka ngayon, eh madali lang yan. Aralin mo lang. Pakinggan mo na kung sino ka at panampalatayanan hanggang sa maging kamalayan. Kusayan darating kapatid. Mua ba ang ilaw eh? Pagka ikaw ate pa lang,
ayon sa paging ate mo, kuya mo, bababa yung takdan na biyaya na mula sa ating ama na, ama ng mga ilaw, ama ng kaluwalhatian. Ikaw ang kaluwalhatian, ikaw ang anak eh. Ama siya ng kaluwalhatian. Ikaw ang ilaw, dahil ama siya ng mga ilaw eh. Nag-guess niyo pa? Now, kung pinasubo tayo noon, pinadede tayo ng bulok na gatas, dahil baby pa lang tayo noon, at nakasanayan natin yon, pilitin mo, sabi niya, makaisa ka kay Kristo sa pagsisikap niya, sa pagtitiis niya, i-renew ang iyong kaisipan. Lingunin mong buhay mo ngayon, kapatid. Napaka-reliyoso mo. Bilib na bilib ka sa ministro mo, sa mga leaders mo, sa dinadaluhan mo. Lingunin mo. Buhay ambasador ka ba? Natatakot bang ang sakit sa'yo? Natatakot bang kahirapan sa'yo? Umaapoy ba ng kaluwalhatian ang bibig mo? May kapangyarihan ka ba sa buhay? Nautusan, kung ano nagagapos mo dito, nagagapos ba sa langit? Anong pinakawalan mo dito? Napakawalan ba sa langit? Mag-isip-isip ka, kapatid. Ang Kristyanismo o ang sinasabing kasali sa iglesia, ito po religion. Ito po actually higit pa sa fraternity. Samahan po ito ng mga tao na karnal. Hindi po Diyos. Gusto mo bang mamatay din ng kamag-anak mo? Dahil ayaw umalis doon sa samahan nila. Nung na-coma, mayroon bang ministro pumunta doon at sabi, buhayin kita? Nabuhay ba nila? Hindi po. Ikaw kaya mo yun kung makinig ka patuloy dito sa pag-aaral sa kasasakdal ng mga banal. Unang Epeso 4 mula sa verse 10, bababa doon. Tingnan mo ha, yan ang tunay na ministry. Ministry of reconciliation. Ministry ng pag-iisa sa Diyos. Para ang lahat ng authority ng Diyos makikita sa mundo sa pamamagitan natin. Huwag kayo basta maniwala na hindi kayo pwede magbasa ng Bible. Na, kaya yan panlilin lang para sayo, sa kanila kayo umasa. Basahin mong Bible mo. Ba't ka takot magbasa? Ang pakialam mo sa sinabi nila, basahin mo personalan po ang pagiging ambasador. Hindi po yung umaasa sa kanila. Amen? Mamayang gabi, atin pong tuloy ito. Pero mag-comment kayo, mag-chat kayo dyan. Para po, kawawa naman po tayo eh. Sa, mula sa lola natin, sali na tayo sa denominasyon na ito. Ano nangyari? Ha? Nakapagbuhay pa tayo ng patay? Nakapagpagaling pa tayo ng masakit? Nakapagpalayas ba tayo ng coronavirus? Ng diablo? Hindi ah. So ngayon, isasakdal natin kayong, tayong lahat ng mga banal upang mahusto ang ating sukat sa katulad sa kaustuhan ni Kristo Jesus. Amen? Na ating buhay. Lord, salamat po. Tuloy kami, Ama. Sulong, walang atrasan ito dahil ikaw ang nangunguna sa amin at mayroon kami mga advance party. Ang advance party namin, hallelujah, espiritu, mga anghel na sinugo para kami ay salikupan at kami nakasalikop sa iyong kaluwalhatian na proteksyon. Ama, tuloy ito. Ambassador kami dito sa mundong nakikita at sa mundong hindi nakikita na nakabalot sa mundong ito. Kami pa rin ang may authority sa pangalan ng aming katuwiran, si Jesu Cristo na Nazareth. Father Almighty, salamat po sa authority na ito. Salamat sa katauhan na ito. We bless you. We honor you. We love you because you first love us. At nakompleto ang pag-ibig na ito. Dahil kung ano ka, ganun kami sa mundong ito. Amen. Hallelujah, Father. Amen. In Jesus' mighty name. Angels of God, tuloy ang inyong trabaho. Hanggang sa huling kaluluwa naman yung makikinig dito. Present live ang anointing. In the mighty name of Jesus, I command blessing and healing, prosperity unto everyone na makikinig sa video na ito. In the authority, in Christ, in the mighty name of Yeshua HaMashiach. Amen. Rahade sekendere seya. Rabaha rendese. Glory to God Almighty. You are blessed, guys. See you later. I have to go to...
Kami nanti yang terbaik.